Morning! Welcome back to my garden! It's me again, Plantita She. Ipapakita ko na rin sa inyo kung ano yung kaibahan kapag kinakat siya at kapag hindi. I mean... Kapag kinakat kasi siya kaagad, bago mag-poll, nagkakapag-produce agad siya ng bagong flower buds. Tapos, kapag hindi naman, medyo matagal talaga siya. So, for today's video, mag-a-actual tayo ngayon ng kinat. May mga bees pa, oh. Mag-a-actual ako ngayon yung comparison kung gaano kabilis na magkaroon ng bagong flower buds kapag kinat versus hindi kinat. So, example natin dito sa magkatabi. So, ito dahil nag-poll na siguro kahapon yung ano niya, ikakat ko na siya. Yan. Ito. Versus ito. Itong isang to. Hindi ko siya ikakat. So, yun nga, today ay June 23 at titingnan natin kung alin nga ang mas mabilis mag-produce ng flower buds, yung bang kinat or yung hahayaan lang mag-poll naturally. So, let's wait for another maybe 2 weeks. So, last June 23, nagkaroon tayo ng parang experiment para makita natin yung comparison kung alin yung unang magkakaroon ng flower buds or magkakaroon ng panibagong sisibol. So, ito after 1 week, ito na yung may kinat ko. Meron na siyang mga pasibol. Yan, ito. Tsaka ito. Ay, ito. Tsaka ito. Meron din dito sa kabila. Ayan. Ayan. Kitang-kita na may sumisibol na kaagad, 1 week pa lang. While ito, yung hinayaan kong mag-poll naturally, wala pa siyang napuproduce na any sign of flower buds dito sa baba ng kanyang stem. So, wait pa natin ng another weeks kung talagang mas maraming mapuproduce tong kinat kaysa dun sa hinintay mag-poll naturally. So, today is June 30. 7 days pa lang simula nung nakapag. So, today ay July 3, 2021 at eto na yung results nung ine-experiment ko na comparison between dun sa kinakat versus sa hihintay lang mag-poll naturally. So, eto na yung kinat ko. June 23 ko siya kinat. Ito, dalawa yan, ito. Ito naman yung hindi ko kinat. Yan, sabi ko nga, hihintayin lang natin mag-poll naturally para ipakita natin yung comparison kung sino yung makakapag-produce ng mas mabilis ng mga flower buds. Yung natural ba na hindi kinat, na hinintay mag-poll naturally, or yung kinat. Ito na yung results niya, syempre. Syempre, mas nakapag-produce kaagad ng bagong flower buds or ng bagong, ayan, although hindi pa natin kita kung magkakaroon siya ng flowers, pero ito na siya, oh. Nag-produce na siya ng bago. At aside doon, ito rin dito, oh, ayan. Meron din siyang ito, oh. Ito, ayan, oh. Tsaka dito, may mga sisibol din siya. At dito din, nakikita na rin na may sisibol din dito. So, ito yung kinat, ito yung hindi. At yung hindi, wala man lang pa siyang indication na meron ng susunod na flower buds. So, hihintayin pa natin sa mga susunod na araw kung makakahabol pa ba itong hinayaan nating mag-poll naturally versus doon sa kinat natin kaagad para makapag-produce ng
flower bud. So today is July 3. Pero mukha talagang mas effective yung tinuturo ko sa inyong way kung paano paramihin yung bulaklak ng ating rose, yung kinakat ka agad siya bago mag-fall para makapag-produce ka agad talaga siya ng bagong flower buds. So hi guys, today ay July 13 na. Yan, at ito na yung judgment day. Judgment day talaga. Doon sa ating video ng comparison between yung kinat sa hindi kinat, kung sino yung makakapag-produce kaagad ng flower buds. So, ito na yun yung kinat ko. Yan, at binigyan ko kayo ng update dito parang twice. Parang nagbigay ako ng 2 beses ako nakapagbigay ng update dito. At ito na yung kinat natin. Ito. Yan. Ito siya. Yan. At may na-produce na siya na flower buds. Ito, kitang-kita na nagkaroon siya ng flower buds na. At meron pang mga possible dito. Yan. While yung hindi kinat, ito, nandito siya. Wala man lang pa siyang indication na may mapuproduce siya na flower buds. So, ito siya oh. Hindi pa siya natatanggal. Ito yung hindi ko kinat at hinintay lang na mag-fall naturally. Tapos, ito naman yung kinat ko. Ito siya, tsaka ito. So, dito sa kinatong ito, ito na yung pinroduce niya. At meron pa ditong iba dito. Ito naman, medyo mabagal mag-produce yung dito. Pero, may indication na rin na may tutubo siya. So, yon. Base sa ating comparison kung sino talaga ang mabilis na makakapag-produce ng flower buds, yung hihintaying mag-fall naturally or yung ikakat. So, kitang-kita naman dito na yung kinat talaga ang nakapag-produce kaagad ng flower buds. At eto na yun. Kitang-kita na ang ebidensya. At meron pa siyang mga kasamang possible. While yung isa, eto, ganun pa rin siya. Lanta lang. Lanta lang siya. So, siguro kung makakapag-produce man siya ng flower buds, it takes weeks pa or months bago siya makapag-produce ulit ng flower buds. So, yun. Eto ang ating final results. So, mas maganda talaga kinakat para mag-produce ka agad ng bagong flower buds. So, yan lang muna ang masishare ko sa inyo today tungkol sa comparison ng kinat versus hihintayin lang mag-fall naturally. So, yun. Mas successful talaga yung kinakat siya para makapag-produce pa ng maraming flower buds. So, thank you so much sa lahat ng nanonood ng aking video, sa lahat ng aking mga subscriber, at sa mga napakasisipag mag-comment sa aking mga videos. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa aking channel, please do like and subscribe. Thank you!